Jared Vanderbilt trade, yan ang isa sa mga rumor ngayong araw na kumakalat sa NBA. Pero bago natin yan pag-usapan, ito muna ang balita sa atin ng Heat Insider. Sabi niya sa kanyang report, maaari nga daw na ito ang final trade package para kay Damian Lillard. Ibibigay ng Heat at si Tyler Hero, Duncan Robinson, Nikola Jovic at pito na first round pick, mga idol, including 4 na unprotected picks. And at first, sa unang tingin, first glance, mga idol, parang masasabi natin na napakadami namang picks niyan para kay Damian Lillard. Pero kung ikukumpara nga natin yan sa mga trade na naganap na itong mga nakaraang taon, itong si Rudy Gobert nakakuha ng 5 kapalit na first round pick. So si Rudy Gobert, mga idol, compare nyo naman kay Damian Lillard, sino mas better player, sino mas valuable na player. So I think worth it si Damian para nga sa ganitong 7 first round pick. And then si Paul George, nakakuha nga ang Thunder ng 5 na first round pick doon. So I think it's fair value lang, mga idol. Tama lang itong presyo na pinredict nga ng isang Heat insider na kailangang ibigay ng Miami para nga makuha nila si Damian Lillard. And mga idol, sinabi na rin naman ng Blazers na hindi nila ipapalit, ibibigay na lang basta-basta itong si Damian Lillard. Kukunin nga daw nila ang best possible na trade package para sa kanya. So mga idol, kaya nga ngayon wala pa rin tayong update kung sinong mga NBA teams na gusto talagang kumbuha dito kay Dame, nang dahil nga matindi-tindi rin siguro ang hinihingi na trade package ng Portland Trail Blazers. So let's see na lang siguro, mga idol, sa mga next weeks, maybe months, kung saan na mapupuntang team itong si Lillard. At ngayon ay atin ang pag-usapan ng rumor na kumakalat ngayon sa Lakers na ito nga daw si Jared Vanderbilt ay maaaring kanilang i-trade para nga dito kay Christian Wood. Isang sentro, mga idol, na minamatyagan, minamata, talaga namang pinagmamasda ng Lakers kung ano ang kanyang gagawin. Balita nga sa atin dito ni Mark Stein na open nga daw ang team ng Dallas Mavericks sa sign and trade para nga kay Christian Wood. Pero nga, mga idol, sabi rin dito na ang Lakers nga daw ay hindi vina-value itong si Christian Wood above sa minimum deal. At mga idol, kung ang Lakers ay talaga daw decidido na kuwanin itong si Christian Wood, ay maaari nga daw nilang gawin ang sign and trade at kailangan nilang ibigay si Jared Vanderbilt para nga kay Christian Wood sa Dallas Mavericks. And mga idol, nagkaisa ang mga Lakers fans, and I think para rin sa akin ay isa nga itong bad trade para sa LA Lakers. Kung gugustuhin ng Lakers na mag-nosedive, talaga namang bumagsak ang kanilang depensa, ay sige, gawin nila ang trade na ito, mga idol. Nailalam naman natin na ito ngang si Jared Vanderbilt ang one of the best perimeter defender in the NBA at ang best perimeter defender ng LA Lakers. And I think pinroof na ni Jared Vanderbilt sa team ng Lakers, pati na rin sa kanilang mga fans yung kanyang depensa na itong nakarang playoffs lang, lalo na nung kalaban nga nilang team ng Golden State Warriors. Kaya nga ngayon, mga idol, ay talaga namang sinasabi ng mga Lakers fans na no, never, hindi nga daw nila ititrade itong si Jared Vanderbilt. And then very valuable pa ang kanyang kontrata, mga idol, kung saan 1 year 4 million lang ito. So sobrang cheap para sa team ng Lakers, pero hindi cheap yung production neto ni Jared Vanderbilt. So mga idol, lang lumabas nga ang rumor na ito na maaaring i-trade netong Lakers etong si Jared Vanderbilt pamunta sa Dallas Mavericks kapalit ni Christian Wood, ay ang mga Lakers fans ay in sync nga, sabay-sabay na tumanggi nga sa posibilidad na ito. Pero kung kayo nga ang tatanungin, mga idol, ano bang opinion nyo dito sa trade na ito? Jared Vanderbilt kapalit niya na isang very versatile na sentro na si Christian Wood na may matutulong din naman kahit papano sa Lakers. Komento niyo lamang ang inyong mga opinion.